Magandang araw mga kaelbar dyan. So, ang pag-usapan po natin ngayon is tungkol sa good karma. Ang kwento pong ito ay isang totoong nangyari sa panahon noon sa Stanford University, 1892. So, nung panahon na yon, meron pong isang batang estudyante na 18 years old na medyo may kahirapan siyang makapag-ano ng tuition niya. So, kailangan niyang magbayad na, wala pa siyang makakalap. So, isa po siyang ulila at hindi niya alam kung paano magkaroon ng pera. So, nakaisip siya ng idea. So, ito po is medyo mahilig sa music. So, naisip siya ng idea na kasama ng kaibigan niya. So, nag-ano sila na mag- host na isang musical concerto sa campus. So, nung panahon na yon, so naisipan nila na yun ang paraan. So, naisip nilang kunin ang isang sikat na pianista na si Ignacy John Paderewski. So, isang sikat na ano, na popular na ano pianista nung panahon na yon. So, kinausap nila ang kanyang manager at ang manager naman is humiling ng $2,000 nung panahon na yun. So, medyo mabigat yun, malaki na yun. Kasi nung unang panahon, talaga ang laki nun. Kasi nga, sikat na sikat to si pianista si Paderewski. So, yun ang napagkasundan nila na pumayag naman yung mga bata. Nagsimula na silang gawin ang ano ang plano. So dumating na yung araw na dapat ay magperform. So dumating si Paderewski, Stanford, at matapos ang okasyon, medyo minalas sila. Hindi lang nakuha ang minimum na $2,000 na ticket. So ang nakuha lang nila is 1,600. So bigo sila. So kinausap nila, pinuntahan nila si Paderewski, kinausap nila, pinaliwanag nila ang kalagayan nila na sila ay nagtatry na gumawa ng paraan para makapag ano ng tuition. So ang ginawa naman, binigyan nila ng $1,600 yung buong kinita kasama ang isang cheque na nangako sila na babayaran yung 400 na yon na huhulugan nila. Ngunit ang naging sagot ni Paderewski ay isang malaking hindi. Sabi niya hindi. Hindi ito katanggap-tanggap. So pinunit niya ang cheque. Binalik niya yung 1,600 na pera at sinabi niya sa dalawang bata, eto na ang 1,600 nyo. So, ang ginawa niya, nung binalik niya yun, pinagamit niya sa mga bata kung anong dapat gamitin sa perang yun. At kung ano pang kailangan nyo na bayarin, gamitin nyo. At yung sobra, yun na lang ibigay nyo sa akin kung ano man yun. Kung merong sasobra pa. So, nagulat yung mga bata. Ang laking pasalamat nila sa ano, sa ginawang yun ng pianista. Hindi nila akalain na meron palang magandang puso ang pianista na yun. So, yun, yung malit na kabaitan na yun, talagang nagtatak sa isipan ng ano, nung batang ano, nangailangan na yun. At si Paderewski bilang isang mahusay na tao, ano nun is, bakit nga ba kailangan tulungan ng dalawang batang ito? So, ito is nangyari sa karamihan sa atin, no? Sabi niya, kung tutulungan ko sila, ano bang mangyayari sa akin? So, talagang isa siyang matulungin na tao. Kung hindi naman daw niya tutulungan, ano man daw ang mangyayari sa kanila? So, inisip niya, pag tinulungan niya, ano mangyayari sa kanya?
At kung hindi niya matulungan, ano naman mangyayari doon sa dalawang bata? So, talagang ginawa niya lang yung out of kabutihang loob. Naawa siya siguro sa dalawang bata. Ang pang-fish yung dapat ang ano, kalalapasan. So, ngayon, pass forward po tayo. No? Si Paderewski, talagang sikat na pianista to. Ito is taga Poland. So, naging prime minister siya ng Poland. Talagang naging isang pinuno siya. Tapos, hindi lang basta pinuno. Talagang napakagaling na pinuno. Ngunit, nung panahon na yon, eh, nagkaroon po ng First World War. No? Unang World War. Ang laking nasira sa Poland. Talagang mahigit 1.5 million na tao nung panahon na yon gutom sa kanilang bansa. Walang pera, walang makapakain. Hindi alam nung Prime Minister na si Paderewski kung anong gagawin. Kung saan pa siya hihingi ng tulong. So, nakipag-ugnayan siya sa US Food and Relief Administration para sa tulong. Kasi alam naman natin ang US ang pinakamayaman na bansa nung kahit nung unang panahon at hanggang ngayon sila pa rin. So humingi siya ng tulong. So yung tulong na yon, nung panahon na yon, ang namumuno doon is si Herbert Hoover. No? Si Herbert Hoover, siya ang namumuno nung panahon na yon. Pero nung later years, ito is naging ano, presidente. Naging presidente ng US to si Hoover na to. So pumayag si Hoover sa hiling na yon. So mabilis siyang tinulungan, pinadala niya yung tunay-tunay lahat ng mga pagkain, lahat binigay niya at naibsan ng ano, ang gutom sa Poland. So, talagang tinulungan niya. Yung kalamidad na yon, so talagang naiwasan talaga. So nakahinga ng maluwag si Paderewski, talagang abot-abot ang kanyang pasasalamat. So hindi niya mapasalamatan ng basta sa telepono lang o ano. So ang ginawa niya, talagang nagpasya siya na gusto niyang personal na pasalamatan ng taong ano, tumulong sa kanila. So pumunta siya ng US, lumipad siya papuntang US at sinimulang gusto niyang pasalamatan si Hoover. Mabilis namang kinounter ng sinabi ni Hoover na hindi ka dapat magpasalamat sa akin, Prime Minister. Kasi kung matatandaan mo, merong dalawang bata noon na humihingi ng tulong at tinulungan mo sila para sa pag-aaral nila dahil sa ginawa mong ano, pabaitan mo sa konsyerto na, ano, na hindi siya nagpabayad na. At sinabi niyang isa siya sa kanila. Yung batang unang naghanap ng ano, union. So, ang mundo nga naman ay napakaisilang. Napakaliit lang ng lugar. Nagkita sila noong unang panahon, nangangailangan yung dalawang bata, tinulungan sila ng isang sikat na pianista. Tapos nung panahon naman yung pianista na wala nangailangan nung naging prime minister na, ito namang si Hoover ang ano, ibinalik niya. At ang laki ng ibinalik niya. Maliit lang yung bagay na yun na $1,600 or $2,000, pero yung binalik sa kanya, ang laking bagay yun. No? Naibsan ng ano, ang malaking ano, dulot ng gera sa ano, sa Poland. So yan po ang tinatawag na good karma. So magtanim ka ng isang maliit na bagay lang na kabutihan, babalik sa inyo mas malaki pa. So sa sunod po mga ano is atong hayaan natin ang mga sikat na maging na mga naging coach nung presidente ng US na si Hoover at nung prime minister na si Paderewski ng Poland.
Maraming maraming salamat po sa mga nanood. At kung nagustuhan niyo ang video, hit niyo na yung like. At kung gusto niyo naman malaman na iba, i-share niyo po. At kung gusto niyo may sasabihin kayo, mag-comment lang dyan sa baba. Pero kung talagang gusto niyo magkatulad na video ganito, ay mag-subscribe na. Dali na.